mukhang kasabay ng masamang tempo. Mga nilalamig din. Mga nilalamig sa panahon, nilalamig sa sitwasyon. Tunay nga na realidad ng buhay sa ating paglakad, sa ating buhay pananampalataya. Nagpapasalamat sa privilege na pinagkaloob ng Diyo nung nakaraang birthday celebration ni Sister Sharon. Maginyong tawag dito yung pagkakataon na makapag-share ng evangelism dun sa mga ilang kababayan na naroon at yung mga kamag-anak ni na Brother Luis na Sister Sharon. Nawa sa biyaya ng Diyo, mabuksan yung puso nila, mag-usap sa kanila yung salita ng Diyos na naipahayag mo sa sandaling yun. Nawa, hindi ito yung simula, tapos hindi ito yung huli. Pagkos ito yung simula na mas magkaroon tayo ng isa na makapagpahayag ng salita ng Diyo sa ating mga kababayan. Para na sa gayon, nagagawa natin yung dinutos ng ating Panginoon. Alora ang ating mag-aaralan sa araw nito, magmumula sa aklat ng ikalawang Juan. Ang sabi niya rito sa mabuting balita, mula sa matanda, hirang naginan at sa kanyang mga anak, na tunay na mahal sa akin at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din ng nakakikilala ng katotohanan. Alang-alang sa katotohanan na sa atin at sa ating magpakailanman. Ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Hesus Kristong anak niya ang paglingat, habag at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Labis kong ikinagagala na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa inyong mga anak alinsunod sa utos sa ating ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Magibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Ang mensahe ng Panginoon sa araw nito ay may titulong Living in Truth. At bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Muli po, O Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa sandali na pinagkalaw mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin upang bigyan mo muli kami ng panibagong pribilehyo upang mag-aral, Panginoon, ng iyong mga salita, ng iyong mga parola. Lord God, buhay ang iyong mga parola. Totoo, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Kaya lang po, minsan pa, patuloy kami lumalapit sa iyo at patuloy namin kinikilala, Panginoon, ang lahat-lahat ng katotohanan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dakila ka, buhay ka, mahabagin ka, Panginoon, makapangyarihan ka, ikaw ang may control sa lahat ng bagay, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na banal ka, Panginoon. Minsan pa, patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon, at nagpapalinis sa mga oras sa sandali na hindi namin na ibibigay ang dabi sa iyo, Panginoon. Ito man ay naisip, nasabi, nagawa. At tunay nga, O Diyos, na dalain ko na patuloy ang biyayang pinagkakaloob mo ang siyang makita mo sa amin, Panginoon. At minsan pa, dalain ko po, O Diyos, na tulong at gabay, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu. Lord God, mangusap ka sa oras na ito, O Diyos, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At minsan pa, dalain ko, O Diyos, na tulungan mo ang iyong panglingkod na may deliver ko ang iyong mga salita na may kasiglihan. Lord God, mangusap ka sa pamamagitan ng iyong balingkod upang maabot ang pangangailangan espiritual ng bawat isa, Panginoon. Lord God, pagpalain mo ang iyong iglesia. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isang makapakikinig, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos. Lord God, minsan pa, dalayan ko, O Diyos, na tunay nga. Lord God, patuloy mo rin kami tulungan ng mga katotohanan na nagmumula sa iyo. Lord God, ito, O Diyos, ay maging daan upang
may apply namin, Panginoon, ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita, Panginoon. Kamunahan mo ang bawat isa, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, upang na sa ganyan tunay nga na maging karapat dapat kami at tunay nga, O Diyos, na mag-glorify ka sa pamamagitan ng buhay na pinahiram mo lamang sa amin, Panginoon. Salamat po. Ito po, Diyos, ang aking sandalangin sa tayong pangalaman ng iyong anak si Jesus na iyong Panginoon at sarili ng tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, ang sabi dyan, living in truth o namumuhay ayon sa katotohanan. Kaya pag sinabi natin namumuhay ayon sa katotohanan, living in truth, ibig sabihin, merong hindi namumuhay sa katotohanan. Merong living in lie. At dito maitanga natin na pag sinabi mong namumuhay sa katotohanan, ano ba yung itinuturo nung sumula na living in truth? Ano ba yung sinasabi niya namumuhay sa katotohanan? Dito sa mensahe na ating tatalakayin sa hapong ito, meron tayong apat na titingnan. At dito, una, sinasabi niya rito yung by God's sovereign grace na ating nabasa dun sa verse 1 to 3. At ang sabi nga niya rito, minsan pa, ang sabi niya rito, mula sa matanda, hirang naginang at sa kanyang mga anak, na tunay na mahal sa atin at hindi lamang sa atin kundi sa lahat din ng nakakikilala ng katotohanan, alang-alang sa katotohanan nasa atin at sa ating magpakailanman. Ipagkakalaw sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristo ang anak niya ang paglingap, habag at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Dito sa Roman numeral 1, meron tayong sub-key points, tatlong sub-key points. Una, yung tinutukoy ng the writer and the recipient, yung sumulat at kung kanino isinusulat, ika nga. Dito makita natin, minsan pa, binabanggit dyan yung mula sa matanda, from the elder. Last week, pinag-aralan natin yung 3 John. Kumbaga, ngayon, mabalik tayo sa 3 John, pero naintindihan natin last week na halos magpanangbayan lang o magkasabayan lang ang pagkakasulat ng 2 John at 3 John. At nakikita natin doon kasi yung almost identical yung pagkakasulat ng 2 John at ng 3 John. Kaya dito makita natin kung yung sa 3 John nakita natin na specific na in-address sa tao, ngayon binabanggit naman dito, ina-address itong sumulat na sinasabing matanda sa isang ginang. At dito makita natin, doon sa ating pag-aaral last week, naunawaan natin na yung matanda from the elder na sinasabi niya rito, yung sumulat, na naunawaan natin na ito walang iba kundi si Apostol John. At dito, naunawaan natin last week na dahil nga si Apostol John sa yung huli sa mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo na nabuhay, ika nga. Kumbaga siya yung may katandaan na sa mga sandaling ito. At sinasabi nga na maaaring halos nasa 96 na gana ng mga sandaling ito. At dito makita rin natin na tanging si Apostol John lamang ang siyang namatay sa natural death. Yung ibang mga apostol, halos lahat sa kanila namatay ng ibig sabihin bilang sa pagdito yung kumagahin may pinugutan ng ulo, kumbaga hindi stang si John lang ang siyang namatay sa natural na pagkamatay ng kama. At dito makita natin dito sa ating pag-aaralan maaaring din na si Apostol John dahil nga siya'y kilala na ng kanyang pagsusulatan kaya sapat na na ipakilala lang niya sarili niya bilang isang matanda ng iglesia. At maaari rin sinasabi nga na maaaring sa mga sandaling ito kapanahunan nga ng matinding persecution
Kaya iniingatan din rin niya yung kanyang pagkakailan lang. Ngayon, pag sinabi mong matanda ng iglesia, makikita natin na pag sinabi mong matanda ng iglesia, kumbaga ito yung terms, elder, overseer, or bishop, and pastor, or shepherd, na mababasa natin sa mabuting balita, ika nga. At dito makikita natin na pag sinabi mong elder o matanda ng iglesia, kumbaga tagapanguna ng iglesia. At dito makikita rin natin bilang ilang verse doon sa Acts 20, verse 17 and 28, ang sabi niya rito, mula sa Mileto, siya'y nagpasubo sa Epeso at ipinatawag ang matatanda sa iglesia. At sa verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa awan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-ingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Dito makita natin na yung matanda ng iglesia, kumbaga tinuturing ng isang tagapanguna ng isang iglesia o ng local church o ng iglesia. Dito maunawaan natin na sinasabi nga na maaaring si John ay nasa katandaan na nga, kaya maaaring sa kanyang katandaan bilang respeto sa kanya, ibinigay na rin sa kanya yung tawag na elder. At ang ibig sabihin ng elder, kumbaga nasa sa kanya yung respeto at yung authority bilang tagapanguna ng Diyos. Kasi nga, sa mga sandaling ito, si John na lang yung last surviving apostle ng ating Panginoon Jesus Cristo. At dito, maunawaan din natin na si Apostle John, kumbaga, may authority si Apostle John sa lahat ng iglesia. Pero si Apostle John, meron din siyang iglesyang hinahawakan. Meron din siyang kinabibilang ng iglesia. Kaya maaaring ito nga rin yung pagkakakilanlan na binigay sa kanya na bilang isang matanda ng iglesia. Kumbaga ito yung mga komentaryo na sinasabi. Ngayon, kung ito yung sumulat, ngayon, yung tatanggap ng sulat na ito, ang sabi dyan, hirang na ginang at sa kanyang mga anak. O sa English, to the elect lady and her children, the so chosen lady and her children. May hilo ko rin. Tutok na tutok yung donut ng hilo. Masyadong mainit. Pakiyan na lang na parang sa loob lahat ng sobro yung init. Excusa. At dito nga sinasabi niya na yung letter na address sa isang ginang at sa kanyang mga anak. Dito sa ginang na tinutukoy, kumbaga mayroong dalawang pananaw kung sino itong ginang na tinutukoy. Yung una, napapaniniwala nila, sinasabi nila, yung isang ginang o isang senyora, ika nga. At dito, maunawaan natin dun sa 2 John verse 13 ng ating pinag-aaralan, ang sabi niya rito, kinukumusta ka ng mga anak ng iyong kapatid na babae na hirang din tulad mo. Dito, maunawaan natin na sinasabi, kinukumusta ka ng mga anak ng iyong kapatid na babae na hirang din tulad mo. Kung literal na senyora yung tinutukoy dito, kumbaga hindi siya, kumbaga, ang sasabihin niya rito, kinukumusta ka ng iyong mga pamangkin. Kung literal na senyora yung ginang. Kumbaga, ito yung isang pananaw. Kumbaga, ito yung kanya-kanyang mga kuro-kuro. Ngayon, yung pangalawang pananaw na sinasabi na ginang, na sinasabi nitong sumulat, ay local church. Yung tinutukoy na ginang ay local church. At dito, maunawaan natin na ito yung karamihan na mas pinangahawakan ng mga komentarista na yung ginang na tinutukoy ng sumulat ay sinusulat niya sa isang local church. At dito maunawaan natin
Hindi lang sa local church, siyempre naroon na yung kung sino-sino yung kasamang mga naroon sa loob ng iglesia at sa mga anak nga ng local church dito. At dito, maunawa natin dun sa uling bahagi ng verse 1, sabi niya rito, natunay na mahal sa akin, ang sabi ng sumulat. Natunay na mahal sa akin at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din ng nakakikilala ng katotohanan. At maging dun sa verse 5, at ngayon, ginang, ako'y may hilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang sinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa ay nasa atin na mag-ibigan tayo lahat. Dito, kung literal na senyora o kung literal na ginang yung sinusulatan ng writer, dito, parang alanganin na parang may polygamy. Kasi masyadong marami silang nag-ibigan. Kaya ang sabi niya rito, mag-ibigan tayo lahat. Kaya mas pinangahawakan ay yung ginang na sinasabi rito nung sumulat ay local church at yung kanyang mga membro. At dito makikita nga natin na dito makalawa natin na dahil nga sa mga sandali nito, ang iglesia ay dumaranas ng matinding persecution, isang kaparaanan lang ng isang sumulat o maaaring kaparaanan ng sumulat bilang pag-iingat na gamitin niya yung salitang ginang, hindi specific kung kanino mang tao bilang pag-iingat. Kasi once na ma-intercept yung sulat na naka-specific kung kanino, ibig sabihin, nangangamig mo kanino. Kasi nga, matinding persecutions ang dinaranas ng mga iglesia sa mga kapanahon dito. Ngayon, dito, itong senyora o itong ginang na sinasabi, maunawa natin na the image speak of a church as a chosen lady fits with the church as the bride of Christ. Na ating makikita sa 2 Corinthians 11:2, Ephesians 5:27, at sa Revelations 19:7. Hindi na natin babasahin, pero dito makita natin na ang iglesia iniahalin tulad sa isang babaeng ikakasal. Ngayon, yan yung sumulat at yan yung sinulatan. Yung pangalawa, dun sa Roman numeral 1, ang pangalawa, sabi niya rito, the truth does not change. Ang sabi nga niya rin sa verse 2, alang-alang sa katotohanan na sa atin at sa ating magpakailanman will be with us forever. Kumbaga, malinaw na sinasabi dyan na hindi nagbabago ang katotohanan at sinasabi nga the truth will be true forever and we will have the truth forever in eternity. Kumbaga, ang katotohanan ay hindi nagbabago. At dito, makita nga natin na may mga tao na akala nila nagbabago ang katotohanan. Na akala nila dahil nagbabago ang henerasyon, ang salita ng Diyos ay nagbabago. Pero malinaw na sinasabi nito, ang katotohanan ay hindi kailanman magbabago. At dito, makita nga natin na malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, mananatili magpakailanman ang katotohanan ng salita ng Diyos. At dito makita natin na maaaring dahil nga sa hindi mo lubos na naunawaan ang salita ng Diyos, ngayon, kapag may narinig kang aral, akala mo nababago. Kaya nga, kinakailangan merong matanda ng iglesia, tagapanguna ng iglesia, para mas maipaliwanag sa iyo, mas maipaunawa sa iyo kung ano yung katotohanan. O maaari rin namang patay ka spiritually, kaya hindi mo naunawaan. Ngayon, naliwanagan ka, naintindihan mo na, kaya akala mo nababago. Kasi noon, patay ka spiritually, kaya hindi mo naintindihan. Ngayon, nabuhay ka spiritually, kaya mas naunawaan mo na. Pero hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Kaya na, ang salita ng Diyos, mananatili magpakailanman. Simula nito sa lupa hanggang pagkaroon tayo isa pamuhay na natin yung ating buhay.
mananatili na ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. The truth does not change. Ika na. Dito maunawa natin na ang iglesia sa mga sandaling ito, marami siyang pinagdaanan. Dumaan siya sa maraming mga kaguluhan, dumaan siya sa maraming mga problema at naging dahilan para magkaroon ng mga pagkakabahabahagi kasi may nakapasok na bulahang tagapagturo. May nakapasok na iba ang aral na itinuturo. O meron mga tao iba ang itinuturo. At dito makita nga natin na ginagawa nitong mga tao ito, yung iba ang kanilang mga itinuturo para raw mas maging kapakipakinabang doon sa paningin o pandinig ng mga gusto nilang para bang maangingan nyo yung tao. Kaya iniiba nila yung kanilang dulo. At dito makita rin natin na itong mga itinuturo nila ay sanungat sa mga itinuturo o itinuro ng mismong mga apostol na nakasama ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya dahil sa mga taong ito na nakapasok na bulakan yung kanilang itinuturo, nagkaroon ng matinding problema sa iglesia ng masanay. Ngayon, ang ipinaunawa ni John bilang sumulat, bilang isang matanda ng iglesia, ang sabi niya sa panimula, chosen lady, hirang na ginang, ika na. Ngayon, ang pinaunawa niya, ika na pinili tayo ng Diyos, kumbaga ang inisyatiba ay nagmula sa Diyos, hindi nagmula sa atin. At dito, maunawa natin na kaya tayo, tapos dito, kumbaga pinili tayo ng Diyos, ang sabi nga niya rito, kaya tayo naniwala sa ating Panginoon sa Kristo, hindi dahil sa, kumbaga, it is because God has first chosen. Kumbaga, naniwala tayo kasi ang Diyos mismo ang siyang unang pumili sa atin, naghirang sa ating itama. Kaya tayo nanampalataya, kaya natin tinanggap ang ating Panginoon sa Kristo, kasi siya yung pumili sa ating itama. Siya yung gumising sa ating patay na kalalagay spiritual. At dito, mangawaan nga rin natin, ang sabi nga niya rito, God did not choose us because He saw what we would choose Him or because He saw great potential in us. Hindi niya tayo pinili kasi itong taong itong magiging kapakipakinabang to na aking anak. Kumbaga dito, pinili ka lang niya kasi gusto ka lang niya pinili. At dito, maunawaan natin, sabi nga niya rito, He chose us through grace alone. Kaya nang kapag naunawaan natin to, wala talaga tayo may pagmamalasin. Kasi, kaya lang tayo pinili ng Diyos kasi gusto ka lang niyang siliin bigyan ng kaligtasan kita. Isang pagkaunawa sa atin, ang tunay niya na wala tayong may pagmamalasin sa Diyos. Kasi, biyaya lang na magkaroon tayo ng kaligtasan. At dito, maunawaan natin, ang sabi nga niya rito, sa mga oras na dumaranas ka ng tawag dito ng mga problema, sitwasyon na para bang nanghihina ka, na-discourage ka, isang comfort sa isang pinili ng Diyos na magkaroon ka ng kaaliwan kapag nakita mo o naunawaan mo, bakit ako pinili ng Diyos? Eh, hindi naman pala ako. Wala naman nakita ng katanggap-tanggap sa akin. Kilala mo naman ang sarili mo, kilala natin ang sarili natin. Kaya natin, makita natin na kapag dumarating yung mga puntong para pang dumarang ka sa mga pagsubok, sa mga problema, nang lalamig ka, nanghihina ka, nadi-discourage ka, o mga sandali para pang nadi-deceive ka, dumarating yung puntong yan. Nakikisabay sa tempo, bruto,
Kaya yung paglakad ng buhay pananampalataya, usik-usik rin yung lahat. Dito, kapag naunawaan mo na biyaya lang talaga na pinili ako ng Diyos, binigyan niya ako ng kaligtasan. At dito, mamamunawaan natin na yung mga kapatiran noon, yung mga sandaling yun, dumaranas sila ng matinding problema, kaguluhan ng mga sitwasyon ito. Kasi nga, may mga maling araw na nakapasok sa mga sandaling ito. Yung mga, kaya isinulat di dyan yung mga talatang ito. Kaya nga, pinapaalala sa atin, kapag yung maging maingat tayo, sinasabi nga sa dyan, 844, the devil was a murderer from the beginning. Sa simula pa lang, yun na yung kanyang karakter na nais kanyang sirain, nais kanyang palugmukin. At ang sabi nga niya rito, and has nothing to do with the truth. Wala siya kinalaman sa kapwa. Because there is no truth in him, when he lies, he speaks out of his character, for he is a liar and the father of lies. Kaya nga kapag yung parang nadi-discourage ka, nangihina ka, nanlalamig ka, panlingin lang ng kaaway yan. Ngayon, ang sabi ni John na sa kanyang sulat, mula sa matanda, hirang naghinang. Ngayon, kapag naunawaan ko yung, isa pala akong hirang. Isa pala akong pinili. Kahit hindi ako parapat dapat. Yun yung tutulong sa'yo na kahit para bang nadi-discourage ka, nanlalamig ka, nadi-dismaya ka, kumbaga, pinili mo. Ngayon, ang sabi nga niya rito, isang comfort na kapag naunawaan mo yung pagkahirang sa'yo ng Diyos, kumbaga ito yung tutulong nga sa atin na talagang bagamat nadi-discourage ako sa mga sandali nito, ang Diyos ang siyang nagpasimula ng kaligtasan ko, siya rin ang tutulong sa akin para maging manumpalataya. Sabi nga sa Philippians 1:6, ang sabi niya rito, God, which hath begun a good work in you, will complete. Kahit minsan para bang nanghihina ka, realidad ng buhay yan, talagang dumaraan tayo dyan. Dumaraan tayo dyan na para bang nalulungkot ka, nadidismaya ka, para bang puro na lang alangan dun sa mga pinaplano ko yung nangyayari sa buhay ko. Kumbaga, dumarating sa puntong yan. Pero ang sinasabi na, ang Diyos, ang siyang humirang siya, nagpasimula ng kaligtasan sa'yo, tatapusin ang Diyos kung ano yung sinimulan niya sa'yo. Kaya nga sabi nga niya rito, kumbaga, yung realidad na makakarapos mo pa. Lilipas din niya. Kung yung sitwasyon ng buhay na babago yung salita ng Diyos, hindi magbabago. At dito mamakita natin yung sa pangatlo, ang sabi niya rin sa pangatlo, the threefold opening greetings. Doon sa verse 3 na ating pinag-aaralan, sabi niya rito, ipagkatalog sa atin ng Diyos Ama at Yesu Kristong anak niya ang paglingap, habag at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Yung grace, mercy, and peace. Dito maunawa natin na yung pagbati na ginawa ni John ay dinagdagan niya ng mercy. Kasi yung pangkaraniwang pagbati, grace and peace. Dito sa kanyang sulat nito, idinagdag niya yung habag, yung mercy sa kanyang pagbati, sa kanyang lingha. Dito pag sinabi mong grace, ang sabi niya rito, grace is God's unmerited favor to the ungodly who deserve His wrath. Kumbaga sinasabi dyan na yung biyaya ay hindi nararapat na pabor ng Diyos sa mga hindi mga Diyos na karapatan
sa kanyang daan. Kung magandang lumayan ka natin, yung paboreng ibinibigay ng Diyos sa atin, hindi tayo para pagdapat. Binigyan lang niya tayo ng biyaya. Nilingap lang niya tayo. Ang Diyos ang siyang may gustong magbigay niya. Ngayon, pag sinabi mong mercy, ang sabi niya rito, mercy points to God's compassion towards us in our misery that is due to our sin. Ang sabi nga niya dyan, kumbaga yung awa ay yung pagkahabag ng Diyos sa ating paghihirap na dulog ng ating kasalanan. Na, kumbaga dito maunawa natin, na yung focus ng biyaya, kumbaga, yung focus ng biyaya hindi lamang sa pagkakasala at yung pangangailangan natin sa kapatawaran ni God. Meron pang masigit. Kaya nga pag sinasabi natin, biyaya lang lahat. Ngayon, kapag sinabi mong mercy, mas itinututok nitong mercy na, kumbaga, kailangan natin ng habag. Kasi nga, wala tayong magagawa dun sa bunga ng kasalanan. Kailangan natin ng habag. Imbed sa yung biyaya, kumbaga, mas malawak ang sa atin. Kaya pag sinabi mong peace, ito yung result nung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya rin sa verse 3, ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristong anak niya. Diyan, ang sabi ni John nung sumulat, ang sabi niya rito, ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristong anak niya. Dito, malinaw na sinasabi ni John na siyang sumula, hindi lang niya hinihiling, kundi ipagkakaloob, ibibigay. At ang sabi niya rito, kumbaga, hindi lang, kumbaga, ibibigay mula sa ating Diyos Ama at maging ng ating Panginoong Jesucristo. At dito, makita natin, sinasabi na niya rito, kumbaga nakabalik lang tayo sa ating Panginoong Diyos, ika nga sa salvation, di ba? Nakapag-reconcile lang tayo, nakabalik lang tayo sa Ama dahil inako ng ating Panginoong Jesucristo yung kaparusahan na dapat ay para sa atin. Kumbaga, siya yung naging kapalit. Kaya nga diba sa way of salvation, wala nang hadlan. Kumbaga, natibag na, na-broken na, no more barrier. Kasi, naging alay na ang ating Panginoong Jesucristo. Wala nang hadlang no more barrier. At dito, mamakunuhan natin na dun sa ginawang yun ng ating Panginoong Jesucristo, kumbaga yung inalay niya ang kanyang sarili bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya nga dito maunawaan natin yung katotohanan na yung pagpapalang natatanggol natin hindi lang nagmumula sa ating Panginoong Diyos, kundi mula rin sa ating Panginoong Jesucristo. At dito ang nakita natin na sinasabi na mas maunawaan natin yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga ito yung pinaunawa ni Apostol John. Isang patotoo dun sa mga maling aral na itinuturo nung mga bulaang propeta. Kasi nga, kumbaga, yun yung nais ipaunawa ni John sa iglesia. Na yung pagpapalang natatamo natin, hindi lang sa ating Panginoong Diyos, kundi mula rin sa ating Panginoong Jesucristo. At dito makita natin na kasi nga, may bulaang turo na kumbaga iba yung kanilang ipinaunawa. Ngayon, ang sabi nga niya rito, katulad na rin bawa sa panahon natin, siguro naman may mga naririnig kayo, hindi na tayo mapapanggit, na si Jesus
ay tao lamang at hindi Diyos. Ngayon, yun yung ipinakunawa, itinuturo ni John sa mga talatang ito. Kasi yun yung nakapasok na aral. Na, kumbaga, sinasabi nila na yung pagdito, hinahabi nila na yung isang normal na tao lang, si Jesucristo lang. Pero malinaw na rin na sa ating pag-aaralan dito, tinuturo ni John, na ang ating Panginoon sa Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At dito maunawa natin, ang sabi nga niya dito, in truth and love sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, sinasabi nga niya rito, apart from God's truth and love, we can never really have grace, mercy, and peace. Kaya hindi mo lubusang maunawaan yung grace, mercy, and peace na ito kapag hindi mo naunawaan kung ano yung katotohanan na nais iparating ni John sa mga talahan. Ngayon, yung pangalawang punto na nais ituro ni John sa iglesia, yung sa verse 4, ang sabi niya rito, founded on the truth about Jesus Christ. Kumbaga, nakabase, nakaugat sa katotohanan kung sino ba si Jesucristo. Doon sa verse 4 ng ating pinag-aaralan sa hapon ito. Labis kong ipinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa inyong mga anak alinsunod sa utos sa ating ng Ama. At doon nga, sa ating pag-aaral ng sa linggo, isang kagalakan ng isang matanda ng iglesia, isang tagapanguna ng iglesia, na makita niya na ang kanyang maanak sa pananampalataya ay namumuhay ayon sa katotohanan. Ganun ang siyang pinararating sa mga talatang ito ni John. Ngayon, ang sabi nga niya rito, ilang beses na itinuro o binanggit ni John yung salitang katotohanan. Kung mapagbubulay-bulay yung simula doon sa verse 1 ni John. Kasi nga, nais paunawa ni John yung katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Dito, sinasabi ni John, for John, the concept of truth centers on the person of Jesus Christ. Kumbaga, nais paunawa ni John yung pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, yun yung nais niya paunawa. Doon sa verse 7 ng 2 John, ang sabi niya rito, sa verse 7 ng ating pinag-aaralan na 2 John, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, mga tao hindi nagpapahayag na si Jesucristo yung naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Malinaw na sinasabi dyan, sabi ni John, na sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga tao hindi nagpapahayag na si Jesucristo yung naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Dito, nais ipaunawa ni John na ang ating Panginoon sa Kristo ay nagkatawang tao. Dito, maunawa natin, kasi nga, ang itinuturo ng mga bulaan o propeta o bulaan tagapagturo, ang sabi niya, the heretics were deceiving people about the person of Christ. Kumbaga, ginugulo nila, nililin lang nila yung iglesia. Kasi nga, sinasabi nila na yung pagkakatawang tao ni Jesucristo ay nung siya'y isilang hanggang siya'y mabautismo. Ngayon, nung siya'y gaganap na sa kanyang ministeryo, kumbaga, naalis na yung kanyang pagiging tao. Kaya meron na siyang kakayanan na maisupera kung ano man yung mga paghihira na kanyang darating. Kumbaga, yun yung parang pinakunawa nila. Na sa pagkakataon, nung isilang siya, yan, halimbawa, isa-celebrate natin, December, magpapasko. Isilang ang ating Panginoon sa Kristo, magkakatawang tao, ngayon hanggang sa mabautismuhan. Ngayon, sinasabi ng mga bulang propeta, tao siya ng mga pandalong ito. Ngayon, nung mag-ministeryo na siya,
Hinubad na niya yung kanyang pagkatao, kaya meron na siyang kakayanan na masukira yung lahat ng kanyang pamilya. Ngayon, nais kong paunawa ni John na itong mga maling aral na ito ay salunga nung mismong nakasama ni John ang ating Panginoong Kristo. Kasi, di ba nga doon sa panimula natin kanina sa ating pag-aaral, si John yung last surviving apostle ng ating Panginoong Kristo. At malinaw na sinasabi sa 1 John chapter 1, verse 1 to 4, ang sabi nga rito ni John, sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa ay siya na, sinong tinutukoy niya? Ang ating Panginoong Kristo. Ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, ang sabi ni John, na pagmasdan at nahibo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Dito, malinaw na sinasabi ni John, isa siyang eyewitness, kasakasama ng ating Panginoong Kristo. Kasakasama ng iba pang nakasama ng ating Panginoong Kristo. Kaya, yung mga itinuturo nitong mga bulaang propeta ito na hindi ganun. Imbetse, ito ang sabi ni John na nakita namin siya, narinig namin, nakita namin kung paano siya mamuhay. Nakita namin siya kung paano siya maghirap. At dito, maunawa natin na sinasabi nga niya rito, ang pinaunawa sa atin dito, wrong view of the person of Christ can result into wrong views on this world, on that. Kapag hindi mo naunawaan kung ano yung ang pagkatao ng ating Panginoon sa Kristo, maaaring hindi mo lubusang maunawaan kung ano yung paghihirap na naranasan ng ating Panginoon sa Kristo dun sa Kristo. Kapag hindi mo naintindihan ang lubusan mo. Kasi nga, sinasabi nga niya rito, if you deny Jesus' true humanity, then he could not be the substitute for the sins of humanity. Kasi kailangan meron maging alay, kailangan may maging handog para mabayaran yung kasalanan. At sino yun? Ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga, dito makita natin na napakahalaga na dapat natin maunawaan ang katotohanan ito. Na sinasabi nga, yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon Jesucristo, history yun, ikaw nga. Totoo mo siyang nabuhay, ikaw nga. At ito maunawaan natin na sinasabi nga na yung tunay na aral ng ating Panginoon sa Kristo, at katulad nga sinasabi, tinuturo ni Pablo, na ang ating Panginoon sa Kristo, 100% man siya, 100% God siya, ikaw nga. Kaya nga sabi niya rito, there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Kumbaga, ang ating Panginoon sa Kristo, kumbaga, Diyos siya na nagkatawang tao. At siya yung naging handog para mabayaran yung ating mga kasalanan. Kaya natin ito maunawa natin na kapag naintindihan mo yun, na kung ano man yung mga discouragement mo, difficulties mo, naintindihan ng ating Panginoon sa Kristo yun. Kasi, nagkatawang tao siya, di ka man. At dito, maunawa natin, sinasabi nga niya rito, na Christianity is not based on the religious speculations of philosophers, but rather upon the revelation of God in the person of His Son, Jesus Christ. Kung baka hindi kung ano yung mga tinuturo ng mga kanya-kanyang filosofiya, kundi kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos ang dapat natin maintindihan. At dito mapaunawa natin ang sabi nga niya rito na
sina Apostol John, kasama yung ibang mga apostol, kasama yung mga nakasama niya nang siya'y namumuhay pa o nabuhay pa. Tatlong taon sa kanyang ministeryo. Nakita nila kung paano siya namuhay, napakinggan nila yung mga turo ng ating Panginoon Jesucristo, nakita niya yung mga miraculong ginawa niya, at dito nakita natin kung ano, kung paano naghirap ang ating Panginoon Jesucristo, kung paano siya namatay, kung paano siya nabuhay, at kung paano siya muling umakyat sa langit. Kumbaga, ito yung nais ipaunawa ni John sa kanyang iglesia. Na dapat mong maunawaan, kasi pag hindi mo natin naunawaan yung pagiging tao ng ating Panginoon sa Kristo, hindi ganun kaganap kung paano mong pahalagahan yung paghihirap na ginawa niya dun sa Kristo. Ngayon, ang nais nga niyang ipaunawa sa atin dito, ang ating Panginoon sa Kristo, kumbaga, Diyos siya, isinilang siya, namuhay siya sa katawan ko. Sa katulad ng katawan natin. Kaya kung ano man yung mga paghihirap na naranasan natin, naranasan ninyo. Kaya nga, malinaw na sinasabi, tanging ang ating Panginoon sa Kristo lamang ang siyang tamang alay, handog, para makapunta tayo sa kamatayan. Siya mismo nagsabi niya, hindi ka nga sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, Jesus Christ. Kaya dito, pinamanawa sa atin na ang ating Panginoon sa Kristo, kumbaga sa kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao siya para mabayaran ang ating mga kasalanan. Yung pangatlo na sinasabi niya rito sa verse 5 and 6a, express in love. Sa verse 5, ang sabi niya rito, at ngayon, ginang, ako'y may hihiling sa iyo, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na mag-ibigan tayo lahat. Dito sinasabi niya, truth on the essentials of the gospel must be the basis for fellowship and unity. Na yung katotohanan, kumbaga ng mabuting balita, ito yung ating nagiging pamantayan kung bakit tayo nagkakaroon ng pakikipagkapatiran, kung bakit tayo nagkakaroon ng pagkakaisa. Kasi ang pinangahawakan natin ay yung katotohanan na itinuturo ng mga tagapagturo katulad niya ni Apostol John. Dito makita natin ang sinasabi na doon sa verse 10 ng 2 John. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong patiin. Dito malinaw na pinag-iingat ni John na kapag may maling aral, maging atento. Malino na sinasabi niya ni John na sino mang dumating sa inyo na ibang turo, pinambambulaanan yung turo tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Anong sabi? Kumbaga, huwag ninyong tanggapin, ni huwag ninyong matingin ang sabi niya. Ngayon, ang sinasabi niya niya rito, kumbaga, parang ipinakunawa niya na kapag mali yung aral na tinuturo sa iyo, maging atento ka kasi para siyang may nakakahawang sakit. Para siyang may COVID. Kaya iwasan mo siya, ang sabi ni John. Itama. Kapag alam mo parang mali yung kanyang tinuturo, kumbaga, dumistansya ka na kapag parang binibrainwash ka na. Kasi hindi yun yung katotohanan. Yun yung sinasabi ni John. Itama. Ngayon, kung may mga konting minor problems, minor issues, pero namuhay kayo sa katotohanan, yun yung grounds ninyo, grounds natin para magkaroon ng fellowship and unity. Pero kapag yung parang may pinapasok siyang paliktaran, para siyang may nakakahawang sa'yo, para siyang may COVID. Kung paano ka nag-iingat sa COVID, ganun ka rin mag-iingat siya yung palala kayo
spiritual kapag kami anong parabang nilinito ka na. At dito makikita natin, maunawaan natin sa ating pinag-aralan last week na si John, kumbaga, inihalimbawa niya kung paano ipinadarama yung pag-ibig. Kasi na, ipinadarama yung pag-ibig doon sa mga kapatid sa pananampalataya. Katulad na limbawa nga ni Gayo doon sa sulat niya sa 3 John, na kung saan si Gayo kanyang pinuri kasi inaakay ni Gayo kung ano yung katotohanan ng mga salitang kanyang natutunan. Ina-apply niya sa mga kapatiran ginagamit na siyang nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Ipinapahayag niya doon sa mga kapatid na umaayo para magpahayag ng mabuting balita. Ika na. Kumbaga, ito yung nais iparating, ipaunawa ni John na yung pagmamahal mo, iparamdam mo sa iyong kapatid. Ngayon, kapag yung para bang may maling aral na itinuturo sa iyo, mag-ingat mo. Kasi baka ka madaya. Yung sa pang-apat, sabi niya rito, walking in obedience. Doon sa huling bahagi ng ating pinag-aaralan, sabi niya rito, mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Dito makita natin na sa ating mga pinag-aaralan kanina, in-emphasize ni John yung katotohanan, in-emphasize ni John yung pag-ibig, at dito sa panghuling punto natin, in-emphasize ni John yung mamuhay ka ng may pagsunod. Yung mamuhay ka sa mga utos ng Diyos. Yung walking in obedience. Ang sabi nga niya rito, the word commandment occurs many times in verses 4 to 6. Basahin muli natin. Ang sabi nga niya rito, muli niyang ipinakunawa, ang sabi niya rito, labis kong ikinagagalak na makitang ng mumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa utos sa ating ng Ama, at ngayon ginang ako'y may hihilingin sa iyo, hindi isang bagong utos ang sinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simulapay na sa atin na mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibigay sa inyo noon. Pang-una, mamuhay kayo ayon sa pag-ibig, at ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Dito, kung kanina, ine-emphasize ni John na dapat panghawakan yung katotohanan, at kanina, in-emphasize din, ipinaunawa ni John na dapat panghawakan yung pag-ibig. Ngayon sa puntong ito, in-emphasize ni John na mamuhay ayon sa utos ng Diyos. At dito, makita nga natin, dun sa verse 6, ang sabi nga niya rito, mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Ibig sabihin, mamuhay ayon sa mga salita ng Diyos. Kung ano yung mga aral na sinuturo ng salita ng Diyos. At dito, maunawaan nga natin na ang sabi na niya rito, sa simula pa lamang, kumbaga naroon na. Naroon na yung sinasabing mamuhay ka ayon sa utos ng Diyos. From the beginning, sabi niya rin sa verse 5. At sa verse 6, ang sabi niya rito, ibinigay sa inyo noon pang una. Kumbaga yung sinasabi rito, na mamuhay ka sa utos, noon pa man, yun na yung nais, yun na yung dapat na maging desire ng isang lumalakad sa kanyang buhay pananampalataya, ika nga. Na isang lumalakad sa katotohanan, ika nga. Yung mamumuhay siya ayon sa utos ng Diyos. Yun yung ipinaunawa ni John sa mga puntong ito. Kaya nga sabi nga niya rito, this means that Jesus Christ gave us these commandments and that obeying them should be basic first level Christian teaching. Ano yung sabihin? Na sa isang mananampalataya, basic lang. Kumbaga yun na yung talagang prima dito
luto na talagang kapag yung napukaw yung nagising na yung patay na kalalagay ng spiritual, ang talagang magiging disenyo ng puso mo, mamuhay ka ayon sa utos ng Diyos. Yun yung pinakang basic na sinasabi ni John. Kasi nga sa simulat mula pa, yun na yung maintindihan ng isang lumalakad sa kanyang buhay pananampalataya. Yun na yung kanyang maintindihan na lumalakad sa relasyon niya sa ating Panginoon Diyos. Na mamuhay ayon sa utos ng Diyos. Ngayon, ang sinasabi nga niya rito, ang susi niya rito, the first thing a new believer should learn is that being a Christian means obeying Jesus as Lord. At ang susi niya rito is that we love one another. Kaya ang pinakasusi nito, mamuhay ayon sa utos ng ating Panginoon sa Kristo, at ang para magawa mo ito, magibigan tayo sa isa't isa. Yun yung sinasabi, ipinaunawa ni John. Kumbaga yun yung pinaka-basic na mamuhay ayon sa utos ng Diyos. Ngayon, kung paano siya magagawa, to love one another. At dito nga sinasabi, pag sinabi mong to love one another o yung biblical love na itinuturo ng ating Panginoong Kristo, hindi yung inamura ako sa iyo. O inamura ko ako sa iyo. Sa mga ragazzi. Cross ko siya. Inamura ko ako sa iyo. Hindi ganon. Hindi puro feeling. Hindi feeling. Kasi mapandaya ang feeling. Mapanlin lang ang feeling. Yung biblical love na itinuturo ng salita ng Diyos, kumbaga, nakabasis siya sa katotohanan. At ito, makikita natin, sinasabi nga na, ang sabi nga niya rito, yung biblical love is not primarily a feeling, but rather a matter of the will that can be commanded. Ano ibig sabihin niya? Kasi nga, katulad halimbawa, yung biblical love na love your enemy. Mahalin mo ang iyong kaaway. Diba? Mahirap. Mahirap gawin. Pero, ang sabi, love your enemy. Ngayon, yun yung biblical love. Na meron kang pagnanais na sundin mo yun. Ibig sabihin, meron kang part na gagawin na sundin mo yun. Kahit yung pakiramdam mo ay mahirap gawin. Hindi lang yung mahal kita, lampungan tayo, pirihan tayo, hindi ganon. Hindi lang ganon. Hindi lang ganon ang love. Kahit hindi kayo ibig-ibig, katulad nga ng love your enemy, yun yung biblical love, natuturoan mo ang sarili mo na sumunod. Kasi yun yung inuutos na kita. Kahit na. Ngayon, ganon din, ika nga na kahit tawag ito na kahit masakit na magdisiplina halimbawa katulad nga yung kay doon sa 3 John kay tawag ito kay Diotropes na doon sa pinag-aralan natin last week si Diotropes kumbaga si John nirebuke niya si Diotropes bilang sign ng kanyang pag-ibig sa kanya kasi mali yung kanyang ginagawa. Pero pag-ibig pa rin yung kanyang pagtutuwid na ginagawa kay Diotropes. Minsan yung kaya ka dinidisiplina minsan kasi pag-ibig yun para matuto ka. Ngayon, sinasabi nga maging sa yung walking in obedience na sinasabi, pag sinabi mong walking in obedience, hindi rin nakabase yan sa kung yung nararamdaman mo. Kundi nakabase rin siya kung ano yung katotohanan. Kasi nga, paano kung tawag dito, sabi mo lalakad ka na sa kalooban ng Diyos, magbubuhay ako sa utos ng Diyos, pero kung paano nga kung
may away kayong mag-asawa, may katampuhan pa sa loob ng iglesia, hindi ka na magpapatuloy. Hindi ka na gagawa, hindi ka na kikilos. O nanlalamig ka, susundin mo na lang yung panlalamig mo. Pero ang inuutos ng Diyos, huwag kang liliban sa mga pag-ibigod. Kumbaga dito makita natin, sa pagsunod, hindi rin nakabase sa nararamdaman mo ka, kundi nakabase rin sa katotohanan. At ang sabi nga niya kanina sa ating pinag-aaralan, ipinaunawa ni John na kayo mga kapatid, kayo ginang, kayo mga anak ni ginang, ni kama, kahit dumadanas kayo ng kaguluhan o ng mga persecutions, hirang kayo, chosen kayo, may comfort kayo, na matatapos din ang lahat ng yan, mapagtatanggol pa yung dito natin. At dito mamakita natin na dito sa ating pag-aaral, isang paalala, tanong na suriin natin ang ating mga sarili. Ang sabi nga nga rito, yung tanong na, are you living in the truth or in a lie? Namumuhay nga ba tayo sa katotohanan? O namumuhay tayo sa kasinungalingan? Kasi nga, kailangan natin suriin yung ating mga sarili. Malapit na naman matapos ang taon. Paano kaya natin i-analyze yung ating paglalag itong nakaraang o itong matatapos na dulo nila Belton? Namuhay ba ako sa katotohanan o hindi? Kung oo, hindi. Maganda. Pagpatuloy natin sa papasok na dulo nila Belton doon, kululogin ng Diyos na narin. Ngayon, kung akala mo naman na akala mo lumalakad ka sa katotohanan, pero baka nadidisip ka pala ng kaaway, masyado ka nang nalilibang sa mga extracurricular activities mo, baka akala mo lang lumalakad ka pero nadidisip ka pala ng kaaway. Katulad nga nung kanina, totoong may mga hindrances, may mga difficulties, may mga discouragement, pero huwag tayo magpalin lang kasi mulat-mula yun na yung trabaho ng Panginoon. Kaya nga, ang paalala sa atin, ang sabi nga niya rito sa Revelation 3:15, nalalaman ko ang mga ginawa mo, alam kong hindi ka malamig, ni mainit, maano sanang malamig ka o mainit. Ang sabi dyan ng ating Panginoon sa Kristo, alam niya lahat. Alam niya kung paano tayo mabuhay, kung paano tayo mabuhay. Kung talagang mainit ka ba sa kanya o malamig ka sa relasyon sa kanya. Doon sa huling bahagi ng verse 19, sabi niya rito, kaya nga magsikap ka, pagsisihan mo at taliplan ang iyong kasalanan. Kung ano man yung mga sa tingin mong nagiging hindrances, ang sabi ni ng ating Panginoon sa Kristo rito, kumbaga, magsikap ka. Kumbaga, gawin mo yung tama. Pagsisihan mo o ano yung sa tingin mo kung saan tayo nagkamali, kung saan pa nagkamali, at talikdan. Kumbaga, iwanan mo na, baguhin mo na. Kaya nga sinasabi nga na alam ng Diyos kung paano tayo mabuhay, kung paano yung relasyon natin sa Diyos, kasi hindi ko naman alam kung ano yung personal na relasyon nyo. Personally, ikaw at ang Diyos. Kasi kung ano lang yung nakikita ko, yun na. Pero ikaw at ang Diyos ang siyang nakaalam. At dito mamakita natin ang sinasabi nga niya rito, the only way to live in truth, the only way to get hot and to stay hot is to live near the sun. Walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. Manalangin ko. Muli po, Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa mga paalala mo na ibinigay mo sa oras nito, Diyos. Tunay nga, Ama, na kilala mo ang bawat isa sa amin. Tunay nga, O Diyos, na wala kaming may tatago sa iyo.
Wala kami may ililihin sa iyo, Panginoon. Alam mo ang aming relasyon sa iyo, kung kami mainit o malamig, kung kami tunay nga na lumalakad na naayon sa katotohanan, Panginoon. Lord God, dalayan ko, O Diyos, na tunay nga ang mga paalalang ito. Minsan pa, Lord God, hindi lang namin ito napakinggan. Bagkos, patuloy na magpaalala sa amin at patuloy din na magbigay sa amin, magtulak, magsika, magpaalala sa amin na tunay nga, O Diyos, na lumakad kami, Panginoon, nang naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon, sa mga oras na hindi namin naibibigay ang dalas sa iyo. Tulungan mo kami, palakasin mo kami kung saan nga mo kami mahilinga, Panginoon. Tulungan mo kami at patnubayan sa gabay-patnubay na iyong Santong Espiritu upang nang sa kayo tunay ka namin mamparangalan sa pamamagitan ng buhay na ipinahiram sa amin, Panginoon. Lord God, malapit na naman matapos ang Luwimila Bentuno. Papasok na naman ang bagong taon kung paminuluotin mong nagagayan pa rin. Lord God, darahin mo ako, Diyos, na tunay nga na patuloy mo kami bigyan ng pagnanais na makapamuhay ng nararapat bilang isang binigyan mo ng biyaya, binigyan mo ng haba, binigyan mo ng kapayapaan. Bilang pagpapasalamat namin sa lahat-lahat ng mga binigay mo ito sa amin. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat. Wala kami dapat ipagmalaki, Panginoon. Kaya nga po, narayan ko, Diyos, na nawa, tunay na maintindihan namin kung ano yung sakripisyong ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Patuloy kang mangusap, Panginoon. Bagamat ikaw yung Diyos, nagkatawang tao ka, para lang makabalik kami sa relasyon sa iyo, Panginoon. Makita namin ito, maintindihan namin ito, maunawaan namin ang lahat ng ito, Diyos. Lord God, salamat po, Diyos, sa darayin mo ang natunay niya. Lord God, ikaw lang po, Diyos, ang siyang tatanggap ng lahat ng problema, ng lahat ng paraan, ng lahat ng pasasalamat sa tayong pangalaman ng iyong at ni Jesus.